Pottery making is a century-old industry in Iloilo. There are many parts of the province noted for its deposit of clay soil suitable for ceramics production. In Iloilo City, we also have an area gifted with such a resource. Here in Hibao-an, there are still people who practice the trade handed down from generation to generation, relying mostly on experience to produce native cooking pots, drinking jars, vases, to name a few. It is our hope to promote and revitalize pottery making as an industry. With the exposure and your help, our viewers, together we may be able to pass on these realities so it may reach the proper authorities, the LGUs, and the government agencies, so they can provide necessary recognition and support. Let us patronize our local industries. Let us buy our native Ilonggo products. Join us in this four-part series as we wander through and discover the history and stories of our native earthenware and learn the process of pottery making with the help of a master Ilonggo potter, Sir Reylan Harder. Good day, mga ka-Wonder Gold. Naari kita subong sa Barangay Hibao-an, Mandoryao, Iloilo City. Kaupo nato na aton sa inyong partner, si Dr. Marigold Gold Gonzalez. I'm Riming Castor. Kami kaupo nato ang tag-iya sang Harder Pottery, no, si Mr. Reylan Harder. Good morning, Doc. Oo. Good day sa tanan. Of course, ari na naman kita sa isa ka ato na escapade. One of mga old industries, Filipino industries na gusto naton to dwell in para makita naton ang history niya. And kasi damo hindi kabalo na daw traditional na industriya ini. Diba? It is already a traditional kumbaga art form or bisan craft diri sa siyudad sang Iloilo. At gamay na lang, pila na lang kapamilya ka mong gahimo dire? Siguro mga dire sa Hibao-an Norte, kami lang gidya nga magpamilya. So in the extent nga ang iban man nga namon nga mga katigulan sa una dito pa sa may ara man sa Pandak Pabiya nga nagaproduce man. Pero ang pinakauna gid ang dire sa amon bangod nga halin pa ni sa amon nga mga kalulahan or mga katigulangan tanamon nga nagapang-ubra ng daan nga pamikpik na sang kulon kag mga misitira sang una pagida nga mga giveaways then mga small pots na nga propalayok mga hampanganan sang una sa mga kabataan. So is how many years sir nag-exist ning Harder sa pottery? So siguro sa akon nga pagkahibalo since pa sa lula ko 70 years sobra na siguro kay wala pa ko matao. Amo na nga daan ang ila dati hindi pagit siya for livelihood, hobby lang for backyard para lang makaubra lang para sa hampanganan sa mga bata kay wala pa mga toys sa mga lutuan, di ba yung kung din ka mo magluto. So na discovered ini sang mga early 1980s na for mass production bangod nga nakita sang iba nga nami gali brown bricks ang diri. Yes. So na develop siya namon bangod nga bangod sa amo na nga time kay dati napikpik lang siya mo bato lang then ang piece of wood lang para lang makaproduce sang isa ka pieces nga unique siya sa para sa mga tao nga gusto Manila. So ini ang ini nga trabaho susubong kay na develop na kinanglan naton ari man si Doc. Kaya maka
bulik sini nga para i-promote naton kay nami ini kay aton giniya mo diri niya sa Iloilo nga obra so kita dapat ina ang gusto natin ni emphasize diri ni sa Iloilo as in bisan ang clay diri sa duna ang clay diri lang sa paligid ninyo ginakwa diba sa soil din we are that grabe ang resources sang Iloilo na even yung natural clay for the pots diri lang sa kumbaga sa backyard lang backyard nila ginakwa ang so, problema ngayon out of stock na kay okay. Kay gin na gin buta na sa mga balay wala na okay so wala na ang duta so isipin mo yon from the very basic natural resource may ara kita we only needed to kumbaga develop at hasta subong ara pa ina di ba tapos ang talent ari man dire so nga ama bakal pa kita sagwa you know when people talk about love your own or support your own ari gin isa ka example yung pottery industry because we were given the gift by God na yung natural resource naton ara lang talent around. Hindi so, na kailangan mag-import. Oo, hindi ka na kailangan mga plastic. Even the resource, yung pinaka-clay ng pinaka-basic foundation sang pot, may ara kita. Hindi ka na kailangan mag-import sang raw materials. Yes. Diba? Yun yung dun-dun ego ang mga maraming industries na you have to import yung raw materials bago mo mahimo dire. Kaya hindi kita ganun ka-industrial. Pero ito, isang industry na ang raw material ara lang sa likod naton. Oo. Yeah. So mga may mga balay dira tignan niyo baka yung mga duta ninyo pwede pa. Mga wonder. Oo, lalo sa area sa Hibao-an. Oh. 'Di ba sa area ng Hibao-an, 'yan ang alam ko sa galibot-libot ako. Oh, good yeah. Clay ang soil. Tapos 'yun ang gusto ko malaman. Paano nabalaan sa mga daw lola mo na pwede gid mausar ang duta dire. So, ano by accident lang? Bali, ang dati, ang base sa history sang lula ko, Chinese manggiha po na ang naguna. Ang naguna ng tudlo. From Mindanao, may mga sister sila to. Nag-migrate dire ang utod ng lulo ko nga from Mindanao, nag-ubra sila. Tapos sakita nila na pwede. Then nag-ukay sila, nga pwede. Then gin-firing, na ubragit siya. So kita diri sa Iloilo, hindi nakita kay nga based on sa research sa NIDA may ara kita diri sa bilang di panay. May ara kita red clay, may ara kita nga ordinary clay diri ng Iloilo, is a very good. Then may ara man kita di source ng fire clay. Hey, may ara man kita diri dito sa bandang San Rafael, may ara man kita bull clay. Anong pinakamagandang clay? Anong pinakamagandang material sa na mention mo? Ang yung ordinary clay ng Hibao-an is very good gid siya. Good siya for For pottery. Okay. Pottery siya. Pottery jars. Pero kung in part sang bricks, refractory bricks or para sa mga pambalay. High temperature mataas ang degrees. May ara kita man makuha diri sa ara sa ano, may ara kita nga ara kita sa limiri, bull clay and white clay. May makuha man kita diri. Actually, may nagadulong man gani diri. Okay. Nga para sa kung gusto naton po. Ang China, nagakuha pa gani diri sa aton sa San Dionisio. Ah, talaga? So, gin-stop lang dito. Nakakadto kami dito. Kita ang ginakuhaan sa raw material. Mas sila mahimo, tapos ibaligya man nila sa na. Actually, diri sa Ipanay area, damo kita source ang material. Ang the only problema lang sa aton nga manufacturer is ang processing, kagyo the help sa aton nga government to produce and to develop high quality para nga maka-compete kita other nation para sa for production purposes. And that's the uniqueness and income generating sa mga dali. Tao. Actually, sa subong nga panahon, kay medyo mahina ang trabaho. So, damo ko kinahanglan apply trabaho. Ang problema naton dili ang support ng aton government para nga damo kita mahatagan trabaho sa aton nga
pumuluyo sa ato nga mga kabyanan para makabulig na sa iyo. Overview lang. Ano ang process sa paghimo sa pottery? Tibla, may mga steps yan. So, of course, kinanglan, maghimo ka clay. Ang clay, hindi naman yung as-is clay na kagad. Base ang intindis ang tao, yung pagkaginahambal mo na clay, alam mo yung mga hampanganan na clay sa kabataan. Ina na, di ba? Hindi. Kumbaga, para makuha mo yan, di ba, you have... process. Oo, may process siya. So, makita natin din rin na iba-iba ang steps. Ma'am, ang diri actually, sa piyak, sa piyak naton, pwede naton nga ipakita naton ko for picture na lang sa amin siguro. Oo. Di support para nga ipakita naton sila. Okay. Ang process. First part? So, ang first part na ginia, ang sa subong na process, nga bagong kapagin process namon is diri sa namon dinabutang sa dinatunaw siya dinapa tunaw gid siya blanay. Okay, then pagkatunaw niya i-transfer namon di sa strainer para nga ang ihalab nang amo ni siya ang buhaton naton as a good place para i-process. So ini ang ano ini gid ang duta duta sang good clay, ini ang duta na halin gid sa uma sa uma before diri lang sa paligid. Oo, diri lang. Paano mo ma-distinguish kung clay or just soil? Anong sticky siya? Nga sticky siya tapos ang quality niya tapos ginakuha man ni siya ang iyang overbarding nga may mga gamot-gamot bala siya. Yung mga hiko-hiko. Hiko-hiko niya. Okay. Siguro mga 2 feet good clay na sa down para nga ang mga gamot sa mga hilamon makuha siya. Ah, okay. Kaya ang so, sa babaw niya, igko na siya kasi may mga gamot sa Ang tanong mo. Then, after this, ginabutang ang tubig. Ayun, meron na ako, dice. Tapos, ginaayagan sa ayag siya. Then, disaylo sa strainer na siya. So, may ginamix kayo mo, sir? May ginamix mo kami ang rice as na ang muma na ginamix. So, wala na siminto? Wala na niya sa siminto. Ah, okay. Yung simento na sa subong, kaya nang naghahina na bali ang iyang... ang iyab lang quality, bangod nga, sang nagligad, why ni siya gina-strain? Okay. Direkta lang na sa mixer. Okay. Galing kay simple kita para gusto natin nga ma-develop, pag ma-minimize natin ang iyang breakage. Yan sistema po na lang eh, sa, siguro mga 1 month pa malangin ako nga process, para nga ma-minimize ang breakage sa ato nubra. So Sir Reylan, pag start o sino pag improve niyo may mga support mo sa government nato like DTI may training or so on support? Wala git siyang support siguro. Wala git. Isang training kung paano pagit nga mag high quality siya compare sa mga una niyo ginaubra. Wala kami gani kan naga training tudlo na sa mga kabataan para paano lang magubra. Dapat so kamo na lang ya gamang mato. So wala git siyang training nga proper. Wala git siyang training nga proper. So amo ni siguro it's time para nga ma-develop. Kinala may training ni isang insakto para maging high quality pagin siya. Muna siya sir, siguro ang kinanglan natin para nga to develop. Okay. So, kuya, ang ano sini is pag nakuha nyo as is, tapos ginadugangan nyo tubig or medyo dry siya? Ginadugangan tubig. Pero ang dati namo niya process sa doka, amunisa, ganyan na talaga. Amunisa, i-direkta lang namo sa mixer. Oh, ganun kaganda ang quality. Oh, i-direkta na lang namo. So, dito na naghalin ng area, diri lang sa Hibao-an ng lupa? Oo, diri lang siya. Galing din na baka na lang subong ikiway na kami di ko ako nubusan naman. So, baka riga mo? Baka na lang ako. Ang palibot na din naman, nubusan naman siya kalkalang ang amon area. Ubusan sa kutkot. So, ilig kaya may mga tag-iya na sa buta. May iyan mo. Pagkagkauso na subong giri sa aton, subdivision. Ay, hindi ka pwede makakutkot na. Kaya nga, hindi na tambakan para taas. Kaya hindi naman baka. Ay, oo, ano. Subdivision, dalibo. So, actually, underneath siguro sa mga ginatambakan nila may clay pa na hindi na makuha. Hindi na makuha. Kaya natambakan na. Okay. Ining mga itom-itom na na. Na siya, okay, amo na sa ang bilang plasticity ang gapa. Okay. Plastiki sa gapa pilit. Gapa pilit siya. Gapa pilit siya muna siya. Oo, kasi kung plain siya na, 'di ba sa soil kung duta, tapos basa lang sige hampang ka mo. No, yung plain sa
pagtag iganyan mo siya magaawas sa di ba gaawas ang plain na duta na bisan i-mold mo ga dula-dula gid siya pero ito talaga makita mo na oo oo gapilit gid siya daw doughy na kagad ang consistency niya which is alam mo amazing na may ganyan diri sa Iloilo. Anong quality Sir Reylan? How many ang example lang ang anong kabakod sang pottery kun mahuman siya? Kun mahuman siya kag ano do parang ano sa ido umbaga mas tibay siya sa plastic kag medyo hindi naman siya ganong parang metal. Kay siyempre breakage breakable man siya mo. Okay. Pero tibay siguro hindi ko lang ma... Hindi lang mo ta example, hindi lang siya matandog, hindi lang siya mabuka. Mga how many years ang iya sining at ibay? Lifetime eh. Kaya ba, hindi lang siya mabuka. Okay. Amun hindi na buo, antik mo. Antik siya? Oo, oh, antik na oh. Siya. Oo. Pila na kasi ito mo, haramat sa kaya mo. Pero kung ni matandog mo siya, siya mabuhay ma... Mahulog siya. Mahulog siya o kung ma... Buka siya na yun. Okay. Pero basta hindi lang siya mabuka, matibay siya. Oo, tibay siya. Oh, kag hindi siya gitsiling yang mabukbuk siya or ibanda ga powderize sa nagadugay. Ini niya hindi mas dugay naganami kay nagalumuton siya. So wala na kamo ga pinta? Wala na kami ga pinta dati, pero subong ga pintura na kami kay ang duta nga nowadays nga ginakuha namon do mahina ng quality. So gin convert ko into process sa gina-strain ko na sa ginaayag ko na sa para nga ma-minimize ko ang breakage. Oh, okay. Kaya dati, wala ni isang gina-strain, wala ginaayag. Mm-hmm. Direkta lang na sa sako. Kumbaga pure lang. Linas lang. Subong niya may mga mixer na kita. Then may nagbuhat ng pudasang potter's wheel nga gina-molds. Okay. Muna. Eh, yung daw sa ghost. Oh, yung sa ghost. Oo, ini yung pagkagaagi pa ka, tabi-tabi po. Joke.